adelantado en el CD. Ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang bayan sa Galilea, upang kausapin ng isang dalagang ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng kasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, kinalulugdan ka ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati, sinabi sa kanya ng anghel. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalulugod-lugod ka sa Panginoon. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taas ng Diyos. Ibibigay sa kanya ang kaharian ng Panginoong Diyos, ng trono ni David. Bakit mangyayari ito ba yung isang berhen? Tanong ni Maria at sumagot ng anghel. Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil dyan, siya ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayan sinilangan ni Haring David. Kasama rin niya umuwi si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalaganta. Pagpamanhin po ninyo at ang aming bahay panaluyan ay puno na. Maaari ba kaming magituloy sapagkat ang aming kasama ay nananalo? Pagpamanhin po ninyo sapagkat ang aming bahay panaluyan ay puno na. Wala sa Nazaret sa lungsod ng Galilea. Malapit sa Bethlehem, at habang sila'y sa Bethlehem, sumapit ang oras ng kapanganakan ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay ng isang lalaki. Dinalo niya sa lampin ang sanggol at hiniga sa sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panguluyan. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na sa para at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at nagdiningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila, ngunit sinabi sa kanila ng anghel. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng laking kagalakan para sa mga tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Makikita ninyo ang isang sanggol na nakabalot sa salampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking upo ng mga anghel sa kalangitan. At sila'y magpuri sa Diyos at umawi. Glory to the newborn King, peace on earth.
makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nang pusa-pusa. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na binilita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon. Natagpuan nila sila Maria at Jose at naroon ang sanggol na kahiga sa sapsapan. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. At umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang katakilaan dahil sa lahat na nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ganito ang sinabi ng propeta Isaias tungkol sa layunin ng pagdating ni Jesus. Sa Isaias 9:6-7, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-ulat ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng harian ni David. Patatatagin niya ito at paghaharian may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Ang totoo pa niyan, mahal ka ng Diyos, kaya niya pinadala si Jesus. Ganito ang sinabi ni Apostol Juan sa Juan 3:16-17. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko, buhay na walang hanggan ang kanyang regalo. Sana ay tanggapin mo. Thank you.